Hello mga bata! Magandang araw sa inyo! Ako, si Teacher Angie. Handa na ba kayo sa ating aralin? Kamusta kayo mga bata? Mabuti naman po, Teacher! Magaling! Ngayon ay ating pag-uusapan ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Handa na ba kayo, mga bata? Opo, Teacher! Mga bata, tingnan nga ninyo ang nasa pisara. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Maraming mga kamay po, Teacher! Tama! Maraming mga kamay! Ano kaya ang dapat gawin upang maging malinis ang kanyang mga kamay? Maghuhugas po siya ng kamay, Teacher! Tama! Magaling! Ating alamin ang tamang pagkakasunod-sunod ng paghuhugas ng kamay. Handa na ba kayo, mga bata? Opo, Teacher! Tamang paraan ng paghuhugas ng mga kamay. Una, basain ang mga kamay ng malinis na tubig. Susunod, gumamit ng sabon at kuskusin ang mga daliri, palad at likod ng palad. Pagkatapos, banlawan ang mga kamay. At ang huli, punasan ng malinis na tuwalya ang mga kamay. Pagkakasunod-sunod ng paghuhugas ng mga kamay. Una, basain ang mga kamay ng malinis na tubig. Susunod, gumamit ng sabon at kuskusin ang mga daliri, palad at likod ng palad. Pangatlo, pagkatapos, banlawan ang mga kamay. At ang huli, punasan ng malinis na tuwalya ang mga kamay. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa paghuhugas ng kamay. Lagyan ang bilang 1 hanggang 4. E ano ang unang hakbang? Tama! Pasain ng mga kamay. Lagyan natin ang bilang 1. Ano ang susunod? Tama! Sabunin ang mga kamay. Lagyan natin ng bilang 2. Pagkatapos, sabunin ang mga kamay. Tama! Banlawan ang mga kamay. Lagyan natin ng bilang 3. Pagkatapos banlawan, at ang huli ay tama, punasan ng malinis na tuwalya. Lagyan natin.
bilang dalawa. Pagkatapos diligan, ano ang susunod? Tama, tumubo na ang itinanim na buto. Lagyan natin ng bilang tatlo. Pagkatapos tumubo, at ang huli ay tumubo na ang bulaklak. Lagyan natin ng bilang apat. Magaling mga bata! Subukan natin. Pagsunod-sunurin ang pangyayari, ilagay ang larawan sa tamang bilang. Ano ang unang nangyari? Turo nyo nga. Tama. Siya ay kumakain. Lagay natin sa bilang isa. Sumunod ay ang... Turo mo nga ang iyong sagot. Tama. Tapos na siyang kumain. Lagay natin sa bilang dalawa. Ang pangatlo, pagkatapos niyang kumain, siya ay nagbihis. Tama. Ilagay natin sa bilang tatlo. At ang huli ay, siya ay umalis na. Ilagay natin sa bilang apat. Yan ang tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Kumain, natapos kumain, naglagay ng jacket at umalis ng bahay. Magaling mga bata! Tandaan! Ang bawat kwento o pangyayari na nagaganap sa ating buhay at paligid ay mayroong pagkakasunod-sunod. Meron itong simula, gitna at wakas. Magaling mga bata! Ngayon ay alam niyo na kung paano malalaman ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Para sa susunod nating aralin, ating tingnan ang mga larawan sa pisara. Ito ay ang mga hayop na malalaki. Ating pagkumparahin ang kanilang mga laki. Tigre. Ang tigre ay malaki. Leon. Ang leon ay mas malaki. At ang elepante, ang pinakamalaki. Ulitin nyo nga mga bata. Malaki, mas malaki, pinakamalaki. Gawin natin. Pagkumparahin ang mga bagay ayon sa laki. Lagyan ng bilang 1 hanggang 3. Alin ang malaki? Lagyan natin ang bilang 1. Tama. Lagyan natin ang bilang 1. Magaling. Sumunod, ang mas malaki. Lagyan natin ng bilang 2. Tama. At ang pinakamalaki ay lagyan natin ng bilang 3. Magaling mga bata! Kotse. Alin ang malaki? Lagyan natin ng bilang 1. Tama, ang pink na kotse. Alin naman ang mas malaki? Turo mo nga ang mas malaki. Tama, ang asul na kotse. Lagyan natin ang bilang 2. Magaling. At ang pinakamalaki ay ang kotse na kulay lila, ang pinakamalaki. Lagyan natin ang bilang 3. Magaling mga bata! Mga bata, tingnan ang mga larawan. Pagkumparahin natin ang mga ito ayon sa kanilang haba. Ang tatlong bagay na ito ay mga haba. Ating pagkumparahin ang tatlong yan. Lapis, ruler, sinturon. Ang lapis ay mahaba. Ang ruler naman ay mas mahaba. Ang sinturon ay pinakamahaba.
Gitin nga natin, mahaba, mas mahaba, pinakamahaba. Gawin natin, pagkumparahin ang mga bagay ayon sa haba, lagyan ng bilang 1 hanggang 3. Pagkumparahin natin ang mga school bus. Alin? 3 ang mahaba. Tama, lagyan natin ng bilang 1. Galing! Alin naman, sa 3 larawan ang mas mahaba. Ituro mo nga. Tama, lagyan natin ng bilang 2. At ang pinakamalaki ay... Tama, lagyan natin ng bilang 3. Magaling! Alin sa 3 ang mahaba? Lagyan natin ng bilang 1. Tama! Mahaba! Alin naman ang mas mahaba? Turo nga natin. Magaling! Lagyan natin ng bilang 2. At ang pinakamahaba ay ituro nyo nga. Tama! Lagyan natin ng bilang 3. Magaling mga bata! Pagkukumpara nyo ang 3 bagay na mahaba. Para sa ating gawain, sa 25 linggo, kindergarten worksheets, gawain 1, pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito, isulat ang bilang 1 hanggang 5 sa kahon. Gawain 2, pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito, isulat ang bilang 1 hanggang 3 sa kahon. Gawain 3, kupitin ang larawan sa ibaba at pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito, idikit sa kahon. Gawain 4, pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito, isulat ang bilang 1 hanggang 4 sa kahon. Gawain 5, pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito, isulat ang bilang 1 hanggang 3 sa kahon. Gawain 6, pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa taas. Gawain 7, pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa laki, maliit pa laki. Bigyan ang bilang 1 hanggang 3. Gawain 8, pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa haba. Lagyan ng bilang 1 hanggang 3. Para makapag-download at makapag-print ng worksheets na ito, pindutin lamang ang link na makikita sa description box. Paalam mga bata! Hanggang sa muli! Bye!